Apat na rehiyong nagtamo ng matinding pinsala dahil sa bagyong Paeng ang isinailalim sa State of Calamity ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang dyan ang Region 6 kung saan naroon ang Antique. Saksi si Mab Gonzales. Sira-sirang bahay, mga nagtumbahang puno at makapal na putik. Yan ang iniwan ng bagyong Paeng sa Barangay Badyang sa San Jose de Buenavista sa Antique. Ang mga residente nagsisimula ng maglinis. Eh, ano may iwan mo ba? Kaya amo ang tubig, buhay mo ba? Eh, diyan, yapon kami, eh, silid. Eh. Nabutas lang po yung yapon ko diyan, nasilid. Kaya mag-imas, butas yapon. Masagam, butas yapon. Bisa matapos ang uran, diyan yapon mo mo nagahalin sa piyak nga balay. Ura yapon paguntat ang tubod tiyang mga estudyante kisa maglubas. Basta yapon bisan urat urat. Hindi rin madaanan ng mga sasakyan ang tulay sa Barangay Oyungan sa Miyag-Aw, Iloilo, kaya pahirapan ang pagtawid ng mga pangunahing produkto mula sa Iloilo papuntang Antique. We are isolated from Region 6. Ngayon, ang position namin is an island. At kung matatagalan anya ang pagsasaayos ng mga tulay, magkukulang din ang supply ng gasolina. Tigil operasyon na nga muna ang gasolinahang ito. Sarado kami ma'am, umpisa pa sang 31, wala na kami sang stocks. Ubus kita nga muna produkto. Ay hindi mamakagi ang delivery dito sa Nagubaka Tulay sa Mahimiyag-Aw. Nag-order tayo sa mga gasoline station na huwag mapag-full tank. 100 pesos lang muna. Sa tala ng RDR-MC6, 11 ang nasawi sa probinsya dahil sa baha at landslide. Nasa state of calamity na ang Antique na nasa Western Visayas. Isa sa 4 na rehiyong isinailalim ni Pangulong Bongbong Marcos sa state of calamity dahil sa laki ng pinsala ng Bagyong Paeng. State of calamity din sa Calabarzon, Bicol Region at Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Tatagal ang state of calamity ng 6 na buwan o mas maiksi pa kung babawiin ng Pangulo. Kasunod ng deklarasyon, maaaring gamitin ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang pondo para sa pagtugon sa kalamidad. Maaari rin ang pagpapautang ng walang interes at ang pagpapatupad ng price ceiling para mapigilan ang overpricing, profiteering at hoarding ng mga pangunahing bilihin. Kung ang area ay under state of calamity, it intends to report on funds for the repair and safety of upgrading of public infrastructure facilities. Di po pwedeng magkakaroon ng price movement for the next 60 days unless the price freeze is lifted sooner by no less than the president. Nasa state of calamity na rin ang ilang bayan at munisipalidad sa Cagayan, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Cotabato. Ganoon din ang Muntinlupa. Ngayong patuloy pa rin ang damage assessment sa mga lugar na tinamaan ng Bagyong Paeng, maaaring madagdagan pa raw ang mga lugar na isa sa ilalim sa state of calamity base na rin sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Binabantayan naman ng Department of Health o DOH ang pagkalat ng mga sakit. Sa Regions 2, 3 at 12, karaniwang kaso raw ang acute at upper respiratory infection, ubo, sipon, lagnat at hypertension. Skin disease naman sa Region 6. Meron na tayong mga pre-position po na mga gamit. That includes also mga assorted medicines po. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.